Pacers rookie na si Benedict Mathurin, mga idol, ay niyabangan nga itong si LeBron James. Sa isang interview niya, mga idol, marami nga doon na nagsasabi itong si LeBron James is a great player. Pero gusto niya nga daw makita, I want to see how great he is, sabi neto ni Benedict. Dagdag niya pa, I don't think anybody is better than me. He's going to have to show he's better than me. Pagpapatungkol niya kay LeBron James, kailangan nga daw patunayan muna sa kanya ni LeBron na mas magaling nga siya kesa sa kanya. At first, mga idol, siguradong parehas tayo ng reaksyon. Hindi ko nga alam kung ano ang sasabihin ko sa pahayag netong batang to. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang kanyang confidence, mga idol. Pero credit sa kanya dahil to the max level nga ang kanyang confidence sa kanyang sarili. Pero kung magiging totoo lang tayo, mga idol, sigurado ang ating sasabihin, ha? Sino ka ba para sabihin mo yan? Si LeBron, mga idol, alam naman ng lahat, one of the greatest player to ever play basketball. Ang iba nga ay considered pa siya na the greatest player of all time. Tapos sasabihin lang netong 6th pick ng Indiana Pacers na si Benedict ang kailangan munang patunayan sa akin ni LeBron ang kanyang sarili. Pero anyways nga, mga idol, huwag muna tayo masyadong magalit dito sa batang ito. Hindi natin alam kung ano ba ang layunin niya nang sinabi niya ito. Seryoso ba siya or nagjo-joke lang? Pero isa lang ang sigurado dyan, mga idol. Kapag nabasa ito ni LeBron James, siguradong bibilugan niya na nga, mga idol, ang kanilang laban against sa Indiana Pacers next season. Siguradong tatargetin ni LeBron James ang batang ito at ipapakita nga sa kanya kung bakit siya one of the greatest players of all time. Yan ang ating aabangan next season. May exciting na matchup na agad itong ang si LeBron James. Pero anyways, mga idol, kung kayo ang aking tatanungin, ano ba ang reaction nyo dito sa payag ng batang ito? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At sa ating next balita naman, mga idol, ay pag-usapan nga natin ang sinabi ng isang NBA analyst na si Chris Broussard. Sabi niya nga, mga idol, i-trade niya daw itong si Kyrie Irving and Ben Simmons para kay Jimmy Butler at kay Bam Adebayo. Doon nga daw lamang mag-uumpisa ang usapan sa pag-trade niya kay Kyrie Irving papunta sa Heat. At sino ba namang nasa matinong isip, mga idol, na Heat fan or kahit NBA fan na gagawin itong trade na ito? Part-time players na si Kyrie Irving at si Ben Simmons ay ipapalit sa full-time, very committed na mga NBA players na si Jimmy Butler at si Bam Adebayo. Kahit siguro, mga idol, bigyan na ang team ng Miami Heat ng sandamukal na first round picks ay hindi nga sila oo sa trade proposal na ito. At ito nga, mga idol, ang isa sa mga rason kung bakit joke na lang para sa mga NBA fans ang mga analyst dahil hindi nga nila alam, mga idol, ang kanilang mga pinagsasasabi. Sabi nga rin ng mga NBA fans, nanonood nga ba daw itong si Chris Broussard ng basketball ng NBA? Alam niya ba nga daw yung ginawa ni Kyrie Irving ngayon sa team ng Brooklyn Nets at yung ginawa ni Ben Simmons sa Philadelphia 76ers? Dahil sa pahayag niyang ito, mga idol, ay malinaw na parang hindi naman nanonood ng basketball ito nga si Chris Broussard. Pero anyways, mga idol, panoorin nga natin ang pagbabalik ni Kawhi Leonard sa pag-eensayo at muling pag-eensayo rin ni LeBron James ngayong offseason. Panoorin natin yung mga video clip na yung mga idol. At yan ang nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!